Yung pera mong 20. Eh, pang kwek-kwek lang yun. Tama, mali? Eh, pero kung ginagawa mo yung TPC, kumikita ka na maganda, kumita ka ng 10,000 ngayong linggo. Tanong, 10,000, pwede ka ba kumain ng Jollibee? Yes! Pwede ka ba mag-buffet sa Vikings? Yes! Pwede, tama? Ibig sabihin, ikaw na yung nasusunod kung ano yung gusto mong kunin at bilhin. Maliwanag ba? Yes! Kasi iba pag may pera. Maliwanag ba? O tingnan mo, niinom ka, mapera ka. O inaanak, medyo malungkot ka, 1,000 sa'yo. Ay, mas malungkot to, 2,000. Eh, ka, medyo masaya, 500 ka lang. Tama? Eh, maraming matalinong tamad, walang diskarte. Pila rin kayong mga inaanak. Kakakumbala sa'yo. Pila, pila, pila. Biology. Chemistry. Inaanak ako yung talino. Tama, guys. Again, alam nyo, napakasarap sa pakiramdam. Kaya yung iba nito sumikap. Masarap sa pakiramdam na hindi mo problema yung pera. Yes. Masarap sa pakiramdam na umaman ka. Tama, mali? Yes. Kahit anong edad, gusto mo pa rin umaman. Tama? Yes. Tatanoyin ko lang, ha? Huwag po kayo maiiyang sumagot at magtaas ng kamay. Sino po dito yung gustong yumaman? Taas yung kamay. Yeah! Oh, yung kalahating taas, kalahating yaman lang yan, ha? Oh, sige, baba, baba. Alam niyo kung bakit yung simplihan natin? Iba kasi, simpleng tanong na lang, simpleng pagtaas na lang ng kamay, hindi pa magawa. Pagyaman pa kaya? Yes! Eh, si Lord po, lagi nakatingin sa atin araw-araw, tama? Lalo nagdarasal tayo. Oh, pinataas ka ng luwi. So, mong umaman, hindi ka nagtaas ng kamay. Kung gagawin sa'yo, habang buhay ka magiging dukha, maralita, hampas, lupa, mahirap, ha? Eh, kasi hindi mo kaya i-admit, i-claim, eh, tama? O dapat marunong ka i-claim. Yung attraction po, nangyayari yan pag marunong ka mag-claim. Maliwanag? Kung nari mag-asawa, hindi mo pwede maging mag-asawa yan nang hindi attracted sa isa't isa. Tama, mali? Dapat may attraction, ganun din po sa pagyaman. Maliwanag ba? Kasi kung hindi ka nagtaas ng kamay, isa lang yung naiintindihan ko, gusto mo lang mahirap ka. Guys, ulitin ko po yung tanong. May pag-asa pa po yung iba. Sino po gusto yung mama? Taas yung kamay! Kailangan talaga, tako ka lang. Alam niyo kung bakit? Simple lang naman. Guys, ang sarap po maging mayaman. Alam niyo, pag mayaman ka, nagkaroon ka ng mga butling-butling sa balat. Ang tawag ng mayaman dyan, allergy. Rashes. Tama? Pag mahirap ka, galis aso. Kurikong. Pag mayaman ka, inuubo ka. Ang tawag ng mayaman dyan, weak lungs. Taray, weak lungs, mahinang baga, no? Pag mahirap ka, TV. Minsan sabihin ka pa, kubi. Tama, mali? Ah, literal ito nga, minsan nga, diba? Ito, as per my observation, ha? Pag mayaman ka, for example, nagkaroon ng anak na medyo kakaiba yung tsura, tama? Ang tawag ng mga mayaman doon? Special child. Tama? Ang gulo ng pari yan, di ba? Special child. Pag wala ka pera. Abnoy, mongguloy. Eh, parehas lang naman yun. Tama, mali. Kasi ang point ko lang ganito, iba pag may pera ka. Pag mahirap ka, mabaliw-baliw ka na, sasabihin sa'yo ng mga kapwa mo mahirap, luka-luka. Pag mayaman, anxiety. Taray! Anxiety? Tama, mali. Kasi ang pwede mo, pag wala kang pera, kahit mag-sale sa SM ng 99%, hindi mo ma-appreciate. Yes. Kasi wala ka namang pera. Tama? Ngayon, dahil pera yung pag-uusapan natin, tanong ko lang, before time mag-start, sino po yung may pera sa inyo? Taas yung kamay. Wala na po. Sino yung walang pera? Taas yung kamay. O sino na lang nakakita ng pera para nagkakaintindihan na tayo? Yung nakakita na ng pera. Yung ba hindi pa rin yan nakakita? Ha? O, ano ba yung pera? Yung pera, dalawang bagay lang yan. Yung pera, pwede siya maging problema. Tama? Di ba pag wala kang pera, ang laki ng problema mo? Yes. Alam niyo ba? Alam niyo ba yung mga taong walang pera? Ang hirap kausap. Pero di ba pag ang kaharap mo mayaman, mapera, ang sarap kausap, ang daling kausap, tama? Kaya nga pag mapera ka, kakausapin ka ng kapitbahay mo walang pera, ayun mo kausap kasi utangan ka lang eh. Buti man lang kung nagbabayad eh, tama bali? O, yung pera pwede siya maging problema, at the same time pwede rin po siya maging solusyon. Eh, ito nga yung malapit, problema mo pera, ito yung solusyon. Pero pagkatapos ng seminar, kung ang tingin mo pa rin dito problema, ikaw ang problema. Kasi solusyon na nga ito eh. Ano yung tatlong role ng pera? Number one, ang pera, ginagamit siya pang? Madali lang po bang umubos ng pera? Yes! Madali? Alam niyo kung gano'ng kadali, number one. Kaya mo bang umubos ng 10,000 one day? Kaya?
Kaya? Kaya? Ano kaya pa po ng isip? Kaya ubusin one day 10,000? Kaya. 20,000 po one day, kaya? Kaya, di ba? Kaya niyo po ubusin 100,000 one day? Kaya, tama? Tingnan po, wala pa nga ubus na eh. Ibig sabihin, ganyan ka bilis umubos ng pera. Kasi ang main role ng pera ay pang? Gastos, di ba? Kaya nga yung iba dyan, iniipit-ipit, inatabi-tabi yung pera, baka maubos. Di ba nang maubos din? Kasi walang kawala yan, gagastusin mo yan. Pangalawang role ng pera niya, tawag po natin pang? Sino din yung pangarap magkaroon ng malaking savings? Ay, sumabay. Di ba? Sige, baba. Yung hindi po nagtas ng kamay, ano pong gusto niya? Pagmamahal? Pagkalinga? Haplos? Marami po yan sa spa. Ganun po kayo. Malawanag ba? O, pero para sa akin, ang pinaka-practical na role ng pera, yung tinatawag natin, investment. Everybody say investment. Investment. Ano ba ito, Louie? Ito yung tools na nag-create ng pera para sa akin. Malawanag ba? For example, ha? Bakit ito yung ina-advise ko para sa inyo? Kasi guys, kailangan nyo i-priority ito. Kasi hanggat wala kang investment, malamang yung buhay mo puro gastos at hindi ka magkakaroon ng savings. Kaya mas maganda pa rin yung nagdadagdag kesa nagbabawas. Malamang ba? Yes. Eh, ginagawa ng tao, pag nagkaroon ng extra money, nilalagay sa banko. Akala naman nila, yayaman sila dyan. Pag ginawa mo yung savings, you're just accumulating your money. Ibig sabihin, iniimpok mo yung pera sa banko, pero literal, that's impractical. You know why? Kasi ang peraanong niya, napakaliit lang ng interest, tama? At yung banko lang naman talaga yung nakikinabang ng pera, yung pinapautang, tama mali? While, pag sinabi natin investment, you're making your money work hard for you. Tama? Kaya nga dito ang dami nag-i-stockist, alam niyo kung bakit? Pag ikaw, for example, nag-load ka dito ng 10,000, pagbayad mo lang, meron ka na agad balik na 100 pesos. Guys, segundo lang. Yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa inyo, ganun siya kaganda. Yes, Coach Louie, ang problema, ano ba yung magandang investment, Coach? Siyempre, wala na yung pag-uusapan, ang pinaka-the best pa rin ay negosyo. Kasi kahit walang seminar na ganito, tama? Kahit tungari naglalakad ka lang sa gilid ng EDSA, may dumaan na napakagandang kotse, kunwari Lamborghini o kaya Ferrari, tama? Di ba kahit hindi natin kilala yung may-ari, alam natin yung nature ng ginagawa niya. Ano yung ginagawa nun? Negosyo. Tama mali. Nga lang, maraming Pilipino ang takot na takot mag-negosyo. Alam niyo kung bakit? Nga naman, mag-i-start ka pala ng negosyo, ang dami mo na kailangang isipin. For example, anong klase ng negosyo? Pangalawa, magkano? Minsan po kasi, yung negosyong gusto natin, hindi naman po natin afford. Tama? Pangatlo, paano lalo kung wala kang background? At higit sa lahat, saan mo siya ipuput up? Ibig sabihin, maraming factors na kailangan i-consider bago ka mag-start up ng negosyo. Pero alam niyo po ba, wala sa apat na to yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga pala, pag mag-i-start ka ng negosyo, ay yung tinatawag po nating idea and system. Kasi kahit may 1 million ka today, kung wala ka any idea kung paano yung papalaguin, maubos din po yan. Tama? Eh, Coach Louie, ano ba yung idea ng negosyo ang itatackle up mo? Number one idea, maliit na puhunan, pero malaki yung kitaan. Bakit, Coach? Kasi po, ang thinking ng iba, para kumita ka ng milyon, kailangan mamuhunan ka ng milyon. Ang konsepto ng iba, ganito eh. Malaking puhunan, malaki kita. Maliit puhunan, maliit kita. Walang puhunan, walang kita. Kaya kung nagtataka ka, bakit kaya banti, wala man lang akong income. Eh baka kasi wala kang pinuhunan, malamanag ba? Pero dito, ang good news, maliit lang yung puhunan na ultimo, kahit estudyante ka, kayang-kaya mo ilabas yung puhunan. Malamanag ba? At malaki yung pwedeng kitain. Lahat po na naging resulta ko dahil lang po dun sa maliit na pinuhunan ko. Malamanag? Ganun po siya. Pangalawang idea. Maganda ang produkto merong? Merong ano? Alam ko pong maraming hindi naniniwala dito sa forever ngayon, tama? Pero para sa akin, ano ba yung kahulugan ng produktong maganda? Tama? Ang produktong maganda, madaling ibenta. Tama mali? Yes. Ano ba yung produktong maganda? Ganito. Ano ba yung produktong pwede sa bata? Pwede sa matanda, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Nabibili kayo tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing gabi. Kahit maulan, maaraw o malamig.
hindi na mapanis, hindi mo kailangang bitbitin, at tigil sa lahat, hindi mo na kailangang ibenta, itinda o ilako. Kasi araw-araw inahanap, binibili, ginagamit ng tao. Anong produkto po yun? Load! Anong produkto? Load! Load! Tama! Ang load po, napakadaling ibenta. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na yan, tama mali. Lahat ng tao naglo-load po, eh bakit may forever? Kasi ang load po, that's the only product na walang alternatives, tama? For example, ang bigas na wala, pwede ka magpinapay. Yes. Ang karne na ubos, pwede ka mag... Tama? E ang load po, pag nawala, anong kapalit ulit? Liham? Telegrama? Yung kalapating may sulat? O yung boteng pinapaano? Di ba? Guys, ikaw, may wifi naman. Eh, hindi na malap ng sulat may wifi. Tama, mali? Minsan kailangan pa rin mag-data. Tama? So, yung po yung aganda, kaya may forever po tayo. Pangatlong idea. Napakalang ng target market. And ang target market natin, lahat po ng tao merong? Cellphone. Alam niyo po ba dati, ang cellphone, status symbol lang? Dati ba may cellphone na mayaman ka? Tama, mali? Pero ngayon po, necessity na siya. Tama? Ultimo mga kinder na estudyante naka-cellphone na. Lahat ng tinder sa paligid naka-cellphone na. Guys, kahit basurero naka-cellphone na. Tama? Nakitweet pa nga eh, pare, ang ina ng kalakal. And you have to understand, na industriya natin ay communication. And communication is very essential. Nowadays, pag ikaw may cellphone ka pero wala kang load, you are disconnected. Tama? Kaya nga po yung ginagawa ng iba, pag walang cellphone, binibenta yung cellphone para may pang-load. Yung ginagawa nila. And syempre, ito po yung pinaka-nagustuhan ko ditong idea, meron po tayo, makakakuha tayo ng passive income. Passive income yung kahit ayaw mo na tuloy-tuloy pa rin, dahil meron po tayong konsepto po na ginagamit po ng mga mayayaman. Familiar po ba kayo kay Lake Hendrissi? Yes. Yes. Tatay ko po yun. Kilala niyo po ba si Lucio Tan? Yes. Tito ko po siya. Dati po nagtapi kami. Tinanong ko bakit pangyayaman niya. Alam mo, kunento nila sa akin sikreto. Alam niyo po yung sikreto? Ang sikreto pala, para umaman tayo. Ito po tinatawag natin na leveraging. Leveraging, guys. From the root word, gene. From the root word, lever. Tama. Alam niyo po yung lever? Alam niyo yung dito? Lever po yun, ha? Lever po, nung nag-aral po tayo ng elementary at high school, lever is a simple machine that multiplies the effort to lessen the burden. Tama? Kung hindi nyo naintindihan, ipapaliwanag po na lang alamat ng lever. Okay? Sa Pilipinas daw, merong dalawang klase ng mambabalot. Si mambabalot A, tsaka si mambabalot C. Hindi, B po. B, ayan. So si mambabalot A, idol daw po si Manny Villar. Meron siyang tinatawag na S-E. Meron siyang sipag at? Di ba sabi ni Manny Villar, sipag at tsaga, dyan tayo asenso. Tama ba? Pero may kulang pala sa formula. Alam niyo kung bakit? Marami yung kakilala ng masipag at matyaga, pero hanggang ngayon hindi pa rin mayaman. Tama? For example, may kakilala ba kayong construction worker? Masipag ba yun? Yes. Matyaga ba yun? Yes. Mayaman? Yes. Hindi, common na lang, jeep driver, masipag? Yes. Matyaga? Yes. Mayaman? Yes. Hindi pala uubra yung masipag at matyaga ka lang. Bakit? Siyempre, tao lang tayo, nagkakasakit tayo, tama? Eh, masipag matyaga nagkasakit, may kita wala? Wala. Wala. Ito yung pagkakaiba nila ni Mambabalot B. Si Mambabalot B, meron siyang tinatawag na STD. Meron siyang? Sakit! Sakit. Meron siyang sipag, tiyaga at diskarte. Dahil may diskarte siya, humanap siya ng apat na tao na magtitinda sa kanya ng balot. Ito yung malapit. Nagkasakit ko ngayon. May kita wala? Meron! Di ba ang galing meron? Nagkasakit po ito ulit dalawa, may kita wala. Meron! Di ba meron pa rin ang galing? Nagkasakit po ulit ang dalawa, may kita wala. Meron! Meron pa rin! Bakit? Siyempre, ang galing na to. Ano ba naman yan? Forever may sakit? Ina-aside lang. Guys, ito yung malata sa negosyo natin. For example, kagaya ko, I have 450,000 under my organization. Pag ako ba, inubo lahat kayo uubuhin? Yes! Pag ako ba, tinamad lahat kayo tatama rin? Yes! Tama, yun yung kagandaan dito. Pag sinabi natin leveraging, pinaparami mo yung sarili mo, yung effort mo, yung income mo, yung oras mo sa pamamagitan ng ibang tao. Tama? Lahat ng ginagawa nila, galaw nila, may income ka, may pakinabang ka. Maganda ba yun? Yes! Yun yung kagandahan, di ba? Coach Louie,
Ano naman yung system natin? Noong una po, hindi rin po ako nakikinig sa mga ganitong seminar. Pero nung malaman ko po yung pangalan ng system, nung join ko agad ako. Bakit? Kasi pangalan pala nakaka-amaze na. Kasi pangalan pa lang, pang mayaman na. Alam mo kung saan ka dadaling, eh, tama? Yes. Gamit po yung rich system na ganito, sobrang daming tao yung binago yung buhay. Yan, may mga tao dito from zero to hero, from nothing to something, from nobody to somebody, and from rags to riches. Including me, guys. Tarong, ano ba yung ginagawa ng mga tao na to? Guys, kagaya nyo, couple of years ago, kagaya nyo, na-invite lang din ako, naupo ako sa ganyan. Di ba lahat po kayo may cellphone? Di ba yung cellphone nyo, ginagamit niya pang call, pang text, pang internet, tama? Nga lang, ang tawag sa cellphone mo ay money-eating machine. Labas ka ng labas ng pera, hindi ka naman kumikita, tama? Kung siya nang gagawin natin, kailangan bang palitan namin yun? No! Ang kailangan mo lang gawin, yung cellphone mo na gamit ngayon, lagyan natin ng system. Para kahit nagte-text ka, nagko-call ka, nag-internet ka, kumikita ka. Magiging, ang tawag na dyan ay money-making machine. Hindi na siya money-eating machine. Mas maganda po ba yon? Yes. Mas maganda po siya. Ayan, Coach Louie. Ano naman po yung business pattern natin? Siyempre, millennial po tsaka corporate, di ba? Ano naman po yung business model natin? Siyempre, kung meron tayong gagayahin, dapat po yung mga big time na kumpanya. For example, we have San Miguel Corporation. Big time? Yes. Napaka big time, tama? We also have SM. Big time? Yes. Sobrang big time. We also have Jollibee. Big time? Yes. Sino na nakapunta sa inyo ng Jollibee? Nakapasok, nakakain ng Jollibee. Tama? Big time ba? Yes. Bakit big time po siya itong tatlong kumpanya na to? Kasi itong kumpanya na to, lahat po sila merong sinusunod na formula. At ang good news, hindi po yung formula na ginagamit po natin dito. Ano daw po yung formula? Ito daw po siya. Kung gusto mo daw magkaroon ng malaking sales, ito daw po yung formula. So we have the letter M. M stands for market. Ang market po natin, tao. Ang tanong, tao po ba kayo? Yes! Yung hindi sumagot, ano po kayo? Ang langgam, ha? Pangalawa, we have the letter S. We have the system. Kasi kahit maganda daw yung market mo, kung wala ka namang working and effective na system, bali wala. Dapat nagtatandem siya. Mayroonan ba? At higit sa lahat, ito yung pinaka-importante po, pero ayaw ng ibang pakinggan. Yung tinatawag dati structuring. Ano ba yung structuring na yan? Coach Louie, ayaw ko ng ganyan-ganyan. Kinakabahan ako. No, guys. Alam niyo ba, kahit sa government, sa mga establishment, yung hierarchy nila, nandyan. Tama mali. Kunwari, we have the president, tama? Vice president, tsaka yung mga under. Ay, tama sa bahay. Tama mali. Nandiyan yung tatay, yung nanay. Hindi, baliktad. Nanay. Tatay. Tama mali. O, bakit? Naniniwala po kami dito na kahit ang isang bagay po, kahit gano'ng kahirap, pag pinagtutulungan, di ba kayang-kaya, mas madali siyang gawin. Balwanan? Ganun po siya ganda. And then, syempre, Coach Louie, paano tayo mag-start dyan? Depende po sa pananaw niyo sa buhay, ha? Ano pong basa natin dito? Opportunities nowhere. Tama? Or pwede rin opportunities now here. Pwede nowhere, pwede now here. It's up to you. So, sino ba yung kumpanya magbibigay ng opportunity para sa atin? Well, the name of our company is Telepreneur Corporation. Sabihin nyo nga po, Telepreneur. Telepreneur. Isa pa po, Telepreneur. Telepreneur. Ano po mang gusto nyo? Telepreneur o Chelepreneur? Chelepreneur. Chelepreneur para maging social. Una tanong, Coach Louie, yung TPC ba yung Telepreneur ba legal? Tanong, dapat ba legal? Yes! Dapat po ba legal? Yes! Dapat. Kasi kahit gano'ng kakabait, pag nasalian mo illegal, ang tawag sa'yo illegal na rin, tama? And syempre, to justify, lihitin mo po tayo nakarehistro sa SEC. Ahensya po ng pamahalaan na nagpapasara ng mga illegal na kumpanya sa buong Pilipinas, no? With SEC registration number, CS20111-5301. Kahit i-check nyo po yan sa website ng SEC ngayon, lagi po tayong updated. Pangalawa, nagbabayad po rin po tayo ng kukulang buwis sa BIR. Lahat po ng legalities, kumpleto po tayo, name it, we have it, napakaligal po ng kumpanya. Maliwanag? And then, syempre, so, sino yung owners natin? Diba? So, President CEO po namin ay si Ma'am Mariel Reliosa Astudillo. Diba? Founder po namin, Mr. Lorenzo Reliosa. Mayor na po siya ng Laguna ngayon. Ayan. And then, syempre, gano'ng nakatagal yung kumpanya? 10 years. 10 years, bago luma. Bago pa rin yan, di ba? Kumbaga sa tao, batang-bata pa. Tama mali. Kayang-kaya pa nating habulin. Ayan.
Sana ni Coach Louie, dapat ba yung kumpanya mayroong mission and vision? Dapat po ba? Yes. Yes. Pag walang mission and vision, wala po yung direction, tama? O dahil mahaba, tsaka na lang natin basahin. Coach Louie, ano ba yung advantage pag naging part kami ni TPC? Ano ba yung offer namin? Ito po yung direktahan. Pag naka TPC ka, ito po, one SIM, one cellphone, one load wallet, makakapag-load ka na sa lahat ng networks. Hindi na po kagaya-gaya ng traditional na system. Na dati, kailangan mo muna bumili ng apat na cellphone, apat na retailer SIM card, pupondahan mo apat na load wallet. Pag naloobat pala, kailangan mo pa ng apat na charger. Tama? Unlike sa atin, isa na lang. Gamit yung one SIM and one load wallet, lahat ng pinapaload yun sa labas, napapaloadin po natin. Ganun po siya. Tama? Diba? Pangalawa, no boundaries. Paano yan? Eh kasi po, dati pag naging retailer ka, per area lang, tama? Pag lumabas ka ng area mo, hindi ka na makakapag-load. Sa atin po, no boundaries, no area zoning, wala pong territorial. Maliwanag ba? For example, naging dealer member ka, nasa Manila ka, kahit ang napapaload sa inyo, taga Cavite, Visayas, Mindanao, lahat po yung maloloadan nyo. Kahit po OFW, basta naka-roaming numbers, maloloadan po natin. Ganun po kaganda yung system natin. Palipakan natin kung saan panalo ka tayo eh. At ang pinaka-okay na ako dito, ito po ang more ways to earn. Tama? Coach, ano ba yung more ways to earn? Parang ganito. Akala ko kasi Coach Louie, ang TPC dati, benta-benta lang talaga yan. Eh, maraming tao na medyo jahe at hindi kaya magbenta-benta. Tama mali? Lalo kung nari, mga lalaki. Ay, mga lalaki. Pag pinagbenta ko yun ng pampaputi, medyo jahe na, tama? Kasi paano mo alam? Pre, gusto mo bang pumuti? Medyo jahe na yun. Tama mali? Alam dito, kahit hindi ka magbenta-benta, may pamamaraan para kumita tayo ng malaki lahat. Maliwanag? O para ako, hindi ako masyado mahilig magbenta-benta, pero laki po ng kinikita po. Ayan. So yung negosyo po natin, napaka-practical. Bakit? Number one, meron tayong tinatawag na convenience. Sabi niyo nga ba convenience? Convenience. Ano ba yan, Coach Louie? Di ba pag madaling araw na, sarado na lahat ng tintaan, lalo pag maulan, may bagyo, may baha, hindi ka makalabas ng bahay. Tama mali? Pero pag part ka ng company, pwede mong loadan yung sarili mong number. Pwede mong loadan yung number ng anak mo na nasa kalsada pa. O kaya yung number ng mister mo na hanggang ngayon hindi pa rin umuwi. Loadan mo, wala lang load yun, tapos sabi mo, uwi ka na, din ako galit. Maliwanag ba? Ano siya? Pangalawa, meron ka tinatawag na discount. Di ba pag nagpapaload tayo sa labas sa tindahan, lahat ng nilo-load natin, di ba may patong? Tama? For example, all text 10. Magkano single yan? 13, tama? 13 agad. Alam niyo ba, pag part ka ng company, pag niloadan mo ng all text 10 yung sarili mong number, wala pang 10 pesos, nasa 9 point something lang, pero anong all text 10? Biruin mo yun. Hindi ka na napatungan, nagka-discount ka pa. Tama? Tanungin ko po kayo. Ano po ba yung mas gusto nyo? Yung pinapatungan po kayo o kayo yung napamatong? Ikaw po madam, ano pong gusto mo? Kami na mamatong. Sabi niya, wala akong pinagkaiba. Joke lang, ha? Guys, sa loob po ito, ha? Mas maganda yung ikaw na yung namamatong. Ba't yung iba sa inyo yung ngiti pa? Gusto ko po ako yung ato. Sa loob po muna tayo, discounted ka. And syempre, pato, magkakaroon tayo ng income, di ba? At yan yung pinaka-nakakilig dito. Tanong, Coach Louie, paano tayo magkaka-income? So, ito po yung mga benefits or advantages once na maging member ka, maging dealer ka na, or ang technical term ay maging system owner ka na. Maliwanag? Ito po yun. Lahat po nang babagitin ko, anim lang po ito, lahat yun, yun po yung kikitaan nyo pag naging member kayo. Maliwanag ba? So, pakinggan po natin, maigi, anim lang po ito. Number one, kapag dealer ka na, kikita ka sa tinatawag nating Unilevel. Sabihin nyo nga po, Unilevel. Coach Louie, ano ang Unilevel? Sa Unilevel po, makakatanggap ka ng personal monthly rebates. Paano yan? Parang pensyonado ka buwan-buwan. Maliwanag ba? Eh, ibig sabihin may income ka. Sino po dito yung pensyonado na? Pensyonado ang patio. Sino sa inyo yung pensyonado pa rin? Dahil walang pensyonado, di ba? So, paano yan? Magkakaroon kami ng pension monthly, Coach Louie? Siyempre, pag nag-activate ka ng retailer or ang technical term ay system user, yan po yan yung mga taga-benta. Paano yan? Ganto yan. For example, dealer ka na. Take note.
Pag dealer na kayo, pag dealer ka na, meron ka ng kakayahan at karapatang kumuha o mag-activate ng sarili mong mga retailer or taga-benta ng load. Maliwanag ba? Ganun siya. At pag nagbenta sila, may monthly rebates ka. Paano yon? For example, kinausap mo yung apat na kapitbahay mo. Mga Mare, supplier na ako ng load sa lahat ng networks. Dealer ako. Baka gusto niyo maging retailer ko. Magpa-activate. Magpa-activate! Nagbenta ng load all networks. Lahat ng benta nila, meron ang matatanggap na 0.20% personal rebates. Paano po yung Coach Louie? For example, itong tindahan na ito in one month time, nakapagbenta ng 10,000, 20,000, 30, 50,000, lahat ng benta nila, meron ko matatanggap na 0.20% personal rebates. Eh, nag-activate ulit ng apat sa office nyo. Tapos nagbenta ulit. Still, lahat ng benta nila, meron ko matatanggap na 0.20% personal rebates. Ano po yung catch? Ito po yung catch. Itong mga retailer mo na to, one time mo lang yan i-activate, kasi once lang. Pero each and every month, lahat na nabibenta nilang load all networks, makakatanggap pa ng 0.20% personal rebates. Just take it, nabiruin mo ah. Walong retailer pa lang yan. Eh paano kung yung retailer mo naging 20 na? Paano kung lahat ng taga-benta mo ng load 50 na? Paano kung lahat na nagkikinta ng load under mo 100 na? Baka po personal rebates pa lang, buhay ka na. Bakit sino nagbibenta? Ikaw o sila? Sila! Ikaw lang nag-activate, pero lahat ng benta nila araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, meron kang pakinabang, meron kang makukubra. Palapakan natin, napakaganda niyang guys, oh. Diba? Eh, Coach Louie, dealer po ako. Tapos yung lamang kapitbahay ko, inaalo ko pong mag-retailer. Eh, ayaw po nilang mag-retailer kasi pang mahirap lang daw yun. Gusto rin po nila maging dealer. Coach, pwede po ba yun? Ang good news, mas okay. Alam niyo kung bakit? Kapag yung inalok mo, instead na retailer, nag-dealer, automatic po, magiging under mo sila sa organization mo. Maliwanag ba? Coach, bakit ko po sila under? Kasi ikaw yung direktang nagpaalam ng negosyo sa kanila, tama? At nag-join sila, so automatic magiging under mo sila. Anong gusto mo? Under mo sila o under kanila? Under mo na lang talaga, tama? So ano ba Coach Louie ang mangyayari pag nagkaroon ako ng under na dealers? Ganito siya kaganda. For example, nandito ka, ito yung limang under mo. Siyempre, dahil dealer din yung lima, siyempre, nakakapag-activate din yan ng mga retailers. Tama mali? Siyempre, lahat mo ng retailers nila magbebenta ng load. Itong mga dealers na to, nakakapagbenta rin po ng load. Pero dahil under mo sila, wala silang magagawa. Lahat ng benta ng retailers nila, tsaka lahat din ng benta ng dealers na yan, dahil under mo sila, lahat yun aakyat sa'yo. At kung magkano yung total sales mo in one month, may additional rebates ka uling matatanggap, aside pa dun sa mga personal na retailer mo. Paano computing? Ganto siya. For example, may lima kang under na dealer. Nakapagbenta na lang ng 7,000 in one month. Tanong, 7,000 na benta in one month, malaki-maliit? Malaki-maliit? Malagkit. Actually, ang 7,000 ay? Oh, napaka maliit. Pag gano'ng kaliit yan, gato. Sabihin, malaki. Gato siya. O, kunwari, ito. Ikaw po naging dealer, for example, madam, ha? Dealer na to, inactivate mo ngayon yung sa tindahan. Siya, retailer. Eh, mahina yung tindahan. Nakaka 500 per day ka lang, all networks na yun. Tama, mahina yun. Kung 500 per day to, times 10 days, magkano yun? 5,000. Tama? 5,000. In 30 days, 1 month, magkano yun? 15,000. Guess, tingnan mo ha. Mahina pa yung retailer, pero nakaka 15,000 per month na benta. Kung dealer ka, hindi ka naman papayag na isa lang yung retailer mo, tama? What if you have 10? Kahit 10 na lang. Ibig sabihin, 15,000 times 10 na lang, magkano sales yun? That's 150,000. Eh, ang nakalagay lang dito, 7,000, tama? Parang hinati mo pa kayo isang tao. Tingnan mo ha. Yung lima nakapagbenta na lang ng 7,000 each, kasama lahat ng retailers nila. Eh dahil under mo yan, meron kang kitang 0.08% sa Unilevel rebates, kumita ka ng 28? Pesos lang, mag-aabot ni Papa sa'yo. Kumita ka ng 28? Pesos. Parang nalungkot kayo. Ang tanong, 28, malaki-maliit? Malaki-maliit. Maliit. Maliit, no? Magkano po ba nakakita ng 28 pesos sa kalsada? Pupulutin nyo, hindi? Pupulutin!
maliit pa kayo nalalaman, pupulutin nyo rin pala. Yes, yung 28, maliit po siya. Pero kung kinita mo yun, wala kang ginagawa, malaki na po yan, tama mali. Eh syempre, nag-start ka pa lang naman, trinay mo pa lang naman. O, kunwari, itong limang tao, nakahanap din ng limang tao. Huh? Tao din. Gusto ng loading. Hmm. Andar mo, hindi ka wakang sila na. Nakapagpenta ng 7,000 ulit per month, napakahina. Dahil under mo pa rin yan, may rebase ka ulit yan, kumita ka ng 140. Lumaki. Ah, lumaki na, no? Siyempre, hindi lang naman lima yung may mga cellphone at gusto ng loading, tama? Nakahanap din ng limang tao din siyempre. Human being naman, ha? Ayan. At nakapagpenta 7,000 ulit, meron ka ulit rebase dyan, kumita ka ng 437. Nga lang, kung mapapansin nyo, third level pa lang to. Ang gulos pag dealer ka, ang kikitaan mo sa unilevel rebates, hindi lang hanggang third level, hanggang 10th level. Maliwanag? O siya, ang gulo. Paano ba yung level-level na yan? Para hindi kayo malito, ganito lang siya, simplehan ko lang ha. Lahat ng direktang mapapasali mo, yun po yung first level. Yung mapapasali ng direkta mo, yun na po yung second level mo. Maliwanag ba? Tapos yung mapapasali ng third level, maliwanag? Darin po siya, tingnan mo ha. Sabihin natin gumalaw ito, palibaliba na lang yan. Pa 7,000 na lang yan. Ito po yung percentage bracket natin per level. From 28 pesos kanina na nakakatawa after 10th level, power 5, rebates pa lang total income mo. Rebates pa lang. Para malungkot pa rin kayo. Ano bang nagpapasaya sa buhay niya, ha? Kasi hindi pa nga ako nakakita ng 1. And plus 100 million pa, tama? Oh, gawin natin mas ano, feasible tsaka realistic. Kasi hindi ko kasi kaya yung palima-lima, mahirap yan. Paano po kung pa isa-isa lang ako, minsan bokya pa, tama mali? Ang gawin natin, tanggalin natin 99%, itira natin 1%, kaya na kaya? Tanong, magkano 1% o 100 million? That's still 1 million. Tama? Kahit nga po gawin natin 0.1%, that's still 100,000 per month. Kahit 0.01%, that's still 10,000 per month. Payag po ba kayo? Na, monthly, meron ko natatanggap na 10,000 dahil yung mga under mo nagbibenta at gumagamit ng load. Payag kayo? Yes! Yan po yung kagandahan. Tama? Yan po yung number one na kitaan, Unilevel. Pangalawang kitaan, pag dealer ka na, meron po tayo tawag na activation ng retailer. Paano yon? Ibig sabihin, bawat SIM card na ma-activate mo bilang retailer, may cash ka. May income ka. Paano yon? Dealer ako. Pupunta ko yung kumari ko. So, huwag mag-retailer. Pag may SIM card na siya, pwedeng hindi na siya magpalit ng SIM card. Tama? O, yung SIM card niya, pwedeng direct ang i-activate na natin. Pero pwede rin naman tayo mag-provide ng panibago. Maliwanag ba? Ganun siya. Ngayon, pag in-activate natin yung SIM card, automatic po, magkakaroon siya ng system ng loading. Maliwanag? At magiging retailer na siya sa lahat ng networks. At syempre, dahil binigyan ko siya ng negosyo, pagkakakitaan niya habang buhay, susunod kita ngayon ng activation fee. Magkano ang singilan? Pwede? 500. Eh bakit ang mahal? Eh pag bumili ka po ng retailer SIM card ng ibang networks, mahal din, maliwanag? At isang network pa lang yun, ito, all networks na. Ang good news, upon activation, makakargahan pa yung SIM card mo ng 100 na load wallet. May pambenta ka na rin ng 100 all networks. So kung 500 yung binayad mo, parang ang binayad mo na talaga ay magkano? 400, tama? Ngayon, saan mapupunta yung 400? Automatic po, yung 400 na yun, ibibigay niyo po yun sa akin. Sa akin. Bakit? Eh, ako nag-explain eh. Dahil joke lang. Yung 400 automatic po, boost sa'yo na. Maliwanag ba? Kasi ikaw nakapag-activate eh, tama? Activation mo yung nabenta, so meron ka ng 400. Biruin mo ha. Kunwari lumabas ka lang dito after mag-dealer, mag-ikot-ikot ka lang dito ng 1 hour, makadalawa ka, meron kang 800 per day. Tama? E paano kung ginalingan mo na kalima ka, ito meron kang 2,000 per day. Yung isang downline ko po dito, naka 20 in one day, mula umaga hanggang gabi, naka 8,000 siya per day. Pero huwag mo kung tuloy-tuloy, one week, tama? Makakabili ka ng brand yung motor na fully paid, tama mali? Yes. Ganun siya kaganda. E bakit hindi mahirap mag-activate ng retailer? Simplihan ko lang. Bakit? Kasi kahit mag-activate kayo ng isang retailer, kahit retailer lang in-activate mo sa halagang 500, magkakaroon na rin siya ng kakayahang mag-activate ng limang retailers din na kagaya niya. E di ba pag nag-activate ng lima, pwede rin siyang maningil na activation fee, tama? E di kumikita na rin siya. Ganun po siya kaganda. Coach Louie, anong SIM card na pwede namin i-activate? Actually, kahit anong SIM card, basta merong number.
Yung SIM card niyo po ba may number? Pag wala, hindi pwede ha. Dapat may number talaga. Wala na. Eh, halos almost lahat ng SIM card po pwede nating i-activate. Wala na ba? Mas maganda, okay? And syempre, unang kitaan yung level, pangalawa activation. Pangatlong kitaan syempre, anim na to. We have ilog selling or ilog sharing. Guys, ulitin ko ang ilog selling natin, hindi siya sa pilitan. Wala na yung monthly quota. Maliwanag? Kung ayaw mo magbenta-benta, pwedeng self-loading ka na lang. Yes. Or personal consumption. Parang ganito. O, pag nagbenta ka naman, you have 2% lifetime discount. Paano yun? For example, again, 1% na lang pala to. Hindi na naman na-edit, no? O, 1% na lang pala yan. Ayan. Paano yan? For example, meron ko 100 na load packet. Tapos yung kapitbahay mo nagpalog sa'yo ng regular 100. Dahil may 1% discount ka, hindi po 100 bumabawas sa load wallet mo. 99 lang. Iwan po yung? Piso. Piso lang ito ha. 1% na lang yun eh. Ha? Wala po siya. Ang late naman pala. Eh alam niyo po ba? Kahit po magtanong kayo sa mga tindahan, ang mga tindahan, hindi naman talaga kumikita yan sa row discount nila. Yes. Mas kumikita sila sa patong. Tama. Maliwanag ba? For example, tingnan niyo ha. For example, kunwari namuhunan ka lang ng 1,000 sa load packet. Kunwari, ito na yung panghabang buhay mong pera. Tapos pinaikip mo pa sa load wallet, partida yung kapitbahay mo ang kukuripot pa. Ang alam niyang ipaload araw-araw all, text 10, combo 10, gan, text 10, MB 10, LN, lahat ng 10, ha? Ngayon, kung all text ka na lang yan, eh 1% ka lang dyan, meron ka lang road discount doon na 10 centavos. Eh usually ang patungan yan, magkano? 3 piso, tama? Ibig sabihin, bawat all text 10, ang kita mo ay 3.10. Maliwanag ba? Pag kinumpit natin yan, that's 31% of all text 10. O tingnan mo ha, magkano yung 31% ng 1,000? Eh di 310. Guys, tingnan mo ha, dahil all networks yung nabibentahan natin, tingin nyo ba yung 1,000 na load pa? Kaya tatagal pa ba yung 1 month? Yeah. Tawid pa yung 1 week. Eh kung matawo yung lugar mo, 1 day lang, tama, kaya all networks. Tingnan mo ha, kung daily kaya nang paikutin to in 1 day, 1,000 all networks, magkano ka per month? 310 times 30 days, you have 9,300 in 1 month. Sa hindi naka-appreciate, itigan yung maigi ha. Magkano to? 9,300. Magkano puhunan? 1,000. Guys, kahit may 1,000 kayo, kahit ilagak niya yan sa bangko, kahit pumalo ng 5 taon, na hindi ka makakabili ng banana kayo sa porsyento? Yes. Tama? Eh dito pwede na eh. Ikaw po ilalapitan ng tao. Tama mali? Yes. Ganun po siya kaganda. So yan po yung patlong kitaan natin. Number 1 yung level, number 2 activation, pangatlo ilog selling. Pang-4, nakitaan, ayan. Meron po tayong tinatawag na override commission. Sabihin niyo nga po override. Override. Coach Louie, ano ba yung override na yan? Ganito lang po siya kasimple. Simple ako na lang ha. Di ba kanina sabi ko, pag dealer po kayo, pwede kayo mag-activate ng mga retailers? Sa pang-4 po ganito. Dahil nakakapag-activate ka ng mga retailer, lahat ng retailer na inactivate mo, dahil dealer ka, pwede ikaw na rin mismo yung direct na magbigay ng load wallet na pambenta nila. Ikaw na yung supplier. Bakit? Pag ikaw nag-supply ng pambenta nila, meron kang additional income na 1% doon. Ang tawag doon ay override. Maliwanag ba? O paano yan? Sample, computing natin. Kunwari na lang, meron kang 30 active na retailers. Kunwari 30 lang. Sa 30 na yan, yung pinakamahinang retailer mo, for example, nakapagbenta lang 500 per day. Eh sa'yo kumukuha ng load wallet, meron kang 1% doon. Magkano 1% ng 500? Meron kang 5 piso. Isa pa lang yan, ilan mo yung active na retailers mo? 30, o sabihin na lang natin 5 times 30 na lang. That's 150 in 1 day. I-multiply po natin siya in 1 month. 150 times 1 month, you have 4,500 in 1 month. Guys, tingnan niyo maigi ha. Kumita ka ng 4,500 in 1 month. Ang tanong, ikaw ba nagbebenta dyan? Hindi. Sino? Yung mga? Retailer mo. Ano lang ginawa mo? Di ba nag-abot ka lang ng load wallet? Nagbigay ka lang? Yes. Tumala lang sa kamay mo? Yes. But still, you earn 4,500 in 1 month? Yes. So, take note, kung 500 per day pa lang yung nabibenta nila, eh what if yung retailer mo, dumoble na yung benta, lumakas na, naging 1,000 per day na, hindi na doble ka na rin per month, magkano ka? That's 8,000 per month. Yes. Assuming na 30 lang yung retailers mo, eh paano kung mas marami pa? Yes. Tama ba rin? Ganun po siya kaganda. Maganda? Yes! Yan, halata sa mukha nyo. Halata sa mga pagmumukha nito eh, no? Ayan, and syempre, at ito po yung good news. Ang good news po natin, syempre, number 1, pag maglo-load na po tayo, ng kahit ano load, syempre, ayan,
Number one, hindi mo kailangan palagi naka-unlink. Yung magre-register ka sa mga unlimited text, hindi. Kahit nga po, wala rin po tayong piso deduction. Isa nga kahit zero balance ka, basta may low wallet ka, makakapag-tuman pa rin po tayo. Balawanan ba? Pwede kang gumamit ng mga special gateway or access na pre-nubay po ng mga telcos na kapartner natin. Balawanan? Yan, i-training po namin ito sa technical training. And that's only for Telepinor Corporation. And syempre, ano yung panglima tsaka pang-anim na kitaan? Actually, yung apat, di ba maganda na? Yes. Ano, gusto niyo ba ihinto na natin? No. O tuloy? Tuloy. Tuloy, dalawa na lang naman. So ito po yung panglima tsaka pang-anim. Ito po yung pinaka-favorite part ko ng marketing plan. Sa totoo lang. Bakit? Dito po ako kumita ng sobrang laki. Ang tawag po dito ay level up business. Ito po yung life-changing. Literal, pambaguhan ng buhay ito. Coach, parang medyo nakakatakot yan, level up business. Dapat ba sa level up, dapat ba dyan magaling ka magsalita? Hindi po kailangan. Dapat ba magaling magbenta? Hindi rin po kailangan. Dapat ba maraming kakilala? Hindi rin po. Dapat ba graduate? Mas lalong hindi po. Dapat ba cute? Ha, may edge po, ha? Pero sabi nga nila, hindi mahalaga kung saan ka nang galing, ang mahalaga kung saan ka papunta. Balawarin ba? So, sabi nga, oh, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Coach Louie, kaya ko kaya? Yes, definitely, kaya mo to. Okay, panglimang kitaan. At nakakakilig to, panlima. Panlima, we have the sponsorship bonus. Sabi niyo nga po, sponsorship. Sponsorship. Ano ba yung sponsorship bonus, Coach Louie, panlima? Dito po, syempre, once na dealer ka na, all you have to do is to endorse, to promote, and then to share. Eh, ibig sabihin, dahil nagkaroon ka na ng negosyo, guys, huwag mo isikreto. Huwag mo itago. Huwag mo ilihim. Ano yung nagnegosyo ka, ikaw lang nakakalam. So, ang gagawin mo, ikwento mo, idaldal mo, ipagtalat mo, ipamahagi mo, ipamalita mo. Maliwanag ba? Ganun dapat. Eh, coach, hindi namin kaya mag-recruit. Hindi naman po tayo recruitment agency. Maliwanag ba? Loading po tayo. Ipapakilala mo lang sa kanya yung gano'ng sistema natin na pag-load all networks, tama? Supplier ka ng load sa lahat ng networks, tama ba? Kung nag-benefit ka, baka mag-benefit din siya, yun yung magugustuhan niya. Maliwanag ba? Yes. Ganun lang siya. For example, ha? O, paano mo magkwento? Dali-dali na. Ito ginagawa natin eh. Di ba ngayon ang ginagawa natin, kwento-kwento lang. Pero mamaya, kwenta-kwenta na. Ngayon, chika-chika lang, pero bukas, cheke-cheke na. Tama? Yun yung kagandahan dito, tingnan nyo ha. O, ikaw to. Ikaw yan. Nag-endorse ka ngayon sa mga kumare at kumpare mo. Siyempre, yung iba dyan hindi magpapatalo. O, kaya mo. Kaya ko din. Kung may pera ka, may pera din kami. Tama? Ganyan yan eh. Nag-join yung isa. Yayamanin. Ang in-avail, SGP package. Silver, golden, platinum package. Member ka, napamember mo siya, kumita ka agad ng 1-8. Tanong, 1-8, pwede ng pangkape? Yes! Pwede na? Yes. Pwede na, kahit isang drum. Tama? Pwede yan. Eh, kambal. Kambal. Magkamuka. Nag-join din yung kambal. Meron ko ulit? 1-8, tama? Ngayon, nag-promote ka naman sa mga kapitbahay mo, nakita yung malaking tarpaulin mo, nag-inquire, nag-dealer, nag-join. Ang in-avail niya naman, silver platinum package. Kumita ka pa rin ng 1-3. Tanong 1-3, pwede pa rin pang tinapay? Yes! Pwede? Pwede pa rin. Eh, kambal ulit. Magka-wig din siya. Diba? Nag-join! Tama, so meron ka ulit? 1-3. Eh ngayon, nag-share ka naman sa mga estudyante. Eh di ba yung mga estudyante gusto ng extra income yan, ng part-time? Pero medyo tight yung budget niyang mga yan eh. Tama? Pero ang galing po na pasali mo, nag-join. Ayan. Medyo makutla po kasi tight yung budget. Pero napajoin mo. Nung nag-join siya, kumita ka ng 300, ha? Pwede pa rin, no? E kambal ulit. Makutla rin. So meron ko ulit 300, di ba? Tanong, Coach Louie. Hanggang dalawa lang ba yung pwede namin i-invite? Depende po kung dalawa lang yung kakilala nyo. Sino po dito yung dalawa lang yung kakilala? Paano pag namatay yung isa? Isa kayo na lang, tama? So dito po, for example, sa SGP natin, kung magaling ka, kaya mo 10, edi meron ka 18,000. Eh kung halimaw ka, kaya mo 100, edi meron ka 180,000. Basta every time na meron mong papamember at kaya mo, tama, makapag-dealer mo siya, meron kang sponsorship bonds. Maliwanag ba? Yes. Ganun siya. And siyempre, pang-anim.
At yung pang-anim, ito po yung pinaka-nakakakilig dito. Literal na nakakilig to. Sino ba sa inyo yung kinikilig pa rin hanggang ngayon sa buhay? Ah, wala na. Sino sa inyo yung nanginginig na lang? Nanginginig na lang, no? Sino sa inyo yung pag, nakinikilig na lang pag naiihi? Meron? Meron pa rin? Di ba? Alam niyo ba nung makita ko itong negosyo ito yung pang-anim, hanggang ngayon kinikilig pa rin talaga ako. Paano to? Tingnan mo ha. Pang-anim na kitaan, meron po tayong tawag na pairing bonus. Sabihin niyo nga po, pairing. Pairing. Pero mas gusto natin yung? Bonus. Tama ba? O, ito yung malapit. Ano ba yan? Paano magkakaroon ng bonus? Magkakaroon ka ng bonus basta meron tayong na-generate na match. Di ba ang match po dalawa? Di ba ang pares dalawa? So para hindi ka naliligaw, ito po yung formula natin, one left plus one right. Pag under ng network mo, account mo, nagkaroon ka ng one dealer left, one dealer right, automatic ipagmamatch siya ng computer. Tama? At makakatanggap ka ng matching bonus or big bonus. Okay? Paano yan? Gawin natin technical. For example, ikaw to. Sino? Dealer ka na po ba? Dealer ka na? Hindi pa. So, okay, okay lang po bang ikaw muna to? Medyo hawig mo naman po eh. Ha? So ikaw muna to. Ano pong pangalan mo, sir? Elvin. Melvin. Oh, Sir Melvin to. Sir Melvin, okay lang bang hatiin kita? Dito lang naman, ha? Kapag Sir Melvin po naging dealer, automatic po, i-encode natin siya sa website, sa online. After niya ma-encode, magkakaroon siya ng username tsaka password. Parang FB, tama? Pag login mo, makikita mo, monitor mo doon yung negosyo mo, talaga yung mga tao gumagalaw. Galawan lang ba? Ganyan po siya. So ito po, Sir Melvin. So, meron siyang dalawang side. Meron siyang left side tsaka right side. Sir Melvin, may asawa po. Girlfriend. Ah, tagal tumawag. Boyfriend. Boyfriend. Wala rin. Best friend. Ah, meron. Buti nagkaroon ako. Ngayon, Sir Melvin, naging dealer, kinausap yung isang best friend, nag-join. Tama? Pag may nag-join po sa inyo, kayo bahala kung saan nyo i-encode, ha? Kung sa left ba or sa right. And nilagay ni Sir Melvin yung best friend niya sa left. Sir Melvin, may kapitbahay ba kayo? Sure. Okay. So yung sa kapitbahay niya, kunentuhan niya, nag-join din, di ba? So nilagay mo naman yung isa sa right. Nung nag-join yung best friend mo, Sir Melvin, assuming na ang in-avail niya, SGP package, kumita ka ng 1-8 sa sponsorship bonus. Tama? O ito, ganun din in-avail. SGP rin, so meron kong 1-8. Kung ang in-avail niya, yung maputla lang kanina, yung maputla, 300 lang yun. Maliwanag? Oo, ganun siya. Ngayon, dalawang 1-8. 1-8 plus 1-8, magkano? 3-6. 3-6 na, maliwanag? Ito yung malapit. Dahil si Sir Melvin, in-encode niya yung dalawang nag-dealer, one left, one right, automatic po ipagpapares po yan ng computer ng system natin. At makakatanggap ka pa ng additional bonus na 3-7. Coach Louie, bakit ganun? Di ba 1-8 plus 1-8, 3-6 lang, ba't naging 3-7? Tama? Iba pa po yun. Ibig sabihin ko ito, 1-8 plus 1-8 plus 3-7. Dalawang tao pa lang napapa-dealer niya, pero kumita na siya ng 7,000. Tanong, yeah. Okay lang ba sa'yo? Dalawang tao ka kusapin mo, dali mo dito, tas meron 7-3, okay lang? Yes! Tama? Eh kasi naman mag-chismisa lang kayo sa labas, tama mali? O at least dito, pwede magtapera yung bawat kwento mo. Maliwanag? Eh, syempre, ito yung malupit. Ayan. So, meron ka ng 7-3, Sir Melvin. Pag nalaman nila, gagayahin ka? Syempre, daw kayo. Syempre, hindi naman yan sumali para magpa-cute lang sa'yo. Tama? Syempre, naglabas ng pera, hindi yan papayag na malugi. Eh, ginaya. Kaya natin yung gayahin natin si Melvin. Kumuha rin ng tigdalawa. Nung siya, nakakuha ng tigdalawa, direct referral niya. So, meron din siyang 1-8. Ganon din po dito. Meron din po siyang 1-8 plus 1-8. Eh dahil nag-generate din under nito, 1 left, 1 right, dito, 1 left, 1 right, meron din paying bonus na 3,700. Ibig sabihin, itong dalawa, kumita rin ng 7,300 para sa Sir Melvin nung una. Tama? So ganon po siya ganda. Eh ang tanong, Coach Louie, ano ba yung nakakakilig na sinabi mo? Ito po yung nakakakilig. Anong pakinabang ni Sir Melvin sa apat na to? Tama? Ito po yung maganda. Wala nang pakialam yung computer, Sir Melvin, kung kakilala mo man itong apat na pumasok or hindi. Basta na-encode yan under ng network mo, under ng organization mo, at nag-fall under ng left team mo tsaka right team mo, kapag yung computer po meron nakitang bagong pasok ng one left, one right, meron ko ulit paying bonus.
Eh, di ba yung dalawa nasa left niya? Yes. Yung dalawa nasa right niya eh. Ito sperm male din eh. Ibig sabihin, meron ang bagong one left, one right, meron always 3-7. Meron pa ba isa? Yes. Meron pa, ayun, nasa dulo, one left, one right, meron always 3-7. Yes. Ibig sabihin, kumita ka ng 7,400. Biruin mo ah, kumita siya ng 7,400. Ang tanong, ikaw ba naghanap ng apat? Hindi. Ikaw ba kumausap ng apat? Hindi. Hindi na ba still yung 7-4? Tama, hindi mo lang ba niya sinan mo? Siyempre, kung itong dalawa hindi mo napigilan, yung apat yan mapipigilan mo? Hindi. Eh pag pinigilan mo yan, mag-aaway kayo, gusto rin kumita. Tama, bawal na pumasok dito, bawal na pumasok. Tama ba? Gusto rin makabawi. Eh, tingnan mo ha. Eh paano ko ito napasali niya? Ang laki ng pangangailangan. Hinataw, ang daming pinasali. Tama? Ito naman, ang laki ng utang. Gusto na makabayad. Hinataw, hinambalos niya. Ayan, makakilala. Ito naman, chismosa. Pero pinag-akalat na. Negosyo na ngayon. Tama? Oh. Magandang, mabuting marites na siya ngayon. Ayan. Ito naman, adik. Sa negosyo, ha? Baka mag-arap ka talaga ng adik, ha? O, adik ka ba? Kailangan kita. Adik sa negosyo, ayan. Pinasal na rin lahat ng nakakilala. Dumami, inataw. Tanong, di ba ito Sir Melvin? Tanong, Sir Melvin, marami bang tao? Yes. Marami ang tanong, tao mo ba lahat yan? Actually, hindi. Pero ang tanong, naging under mo ba lahat yan? Yes. Yun yung maganda. Hindi mo man lahat tao, pero lahat naging under mo. Kilala mo ba yung ina? Hindi na, hindi mo nga alam kung kamuti yun na naging tao. Tama? Pero ang trabaho na ng computer, basta under ng account mo, may pumasok 1 left 1 right, ang mangyayari sa Melvin, 1 left 1 right, 3-7. 3-7! 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 Totoo yan, no? Tanong, Coach Louie, hanggang dito lang ba yan? No, guys, ang good news, that's down the line of 2 infinity. Paano yung infinity na yan? Ibig sabihin, walang hanggang katapusan. Bottomless. Kahit ikaw ang millionth level pa yan, basta may pumasok mo 1 left, 1 right, meron kang paying bonus na matatanggap. Kunwari, ito ka, nakita ko itong cute na to. Pag nagpasok nyo ng mga cute, under mo pa rin yun. Maliwanan, basta yun pa rin. Ito, itong unggoy na to. Pag nagpasok nyo ng mga unggoy, ikaw din, di ba? Meron ka rin kita. Maliwanan, ganun siya, okay? Ayan. And then, siyempre, Coach Louie, paano naman kung, no, at ang hang. Coach, bakit po ganun? Yung in-explain po sa akin, ang pairing po hindi po 3-7. Depende po kung anong kulay nyo nung nag-join kayo, ha? Kunwari, maputla lang kinuha mo. Silver, maputla. Ang sponsorship mo, 300. Ang pairing mo, hindi 3-7. 700 lang, ha? Ay, pero malaki pa rin ito. Guys, dito ako nag-start, eh. Pangalawa, ito naman yung silver platinum. Ito yung direct referral, ito naman yung pairing. Ito naman yung yayamanin, yung SGP. Ito yung sponsorship 1-8 at pairing ay 3-7. Ha, it's up to you kung ano yung gusto mo dyan na pairing at kitaan. Ayan, and then syempre, Coach Louie, paano po kung nag-join ako, Coach? Tapos kinabukasan, kinausap ko yung tropa ko, nag-join din agad. Eh, halimaw pala to. Kinausap din yung dalawang tropa niya, tapos nag-join din agad. Eh, halimaw din pala to, Coach. Eh, grupo pala to ng mga halimaw. Yung kabilang left ko na puno agad, Coach Louie, tapos yung kabila, wala, bokya. Tanong, may kita wala? Yeah. Alam niyo ba sa ibang kumpanya, pag one leg lang, halos wala ka ng kitain. Pero kapag naka-TPC ka, kunwari one leg pa lang yung gumalaw sa'yo. Maliwanag? Siyempre lahat ng mga retailers, ito mga nagbibenta lahat yan, akit yung sa'yo, monthly meron ang pension. Maliwanag? Yes. Plus, meron pa tayong tinatawag na indirect referral commission. Ano yung indirect referral commission? Kunwari isa lang napasali mo, edi meron ko 1-8 doon. Yung isa na yun, nagpasali ng dalawa, meron ka pa rin 170 each doon, tumita ka ng 340. Ito, pinasali nila ito, tig dalawa, meron 150 each pa rin dyan, tumita ka ng 600. Maliwanag? Nagpasali hanggang 10th level, after 10th level, kumita ka naman ng 219,000. Pwede na? Yes. Eh, Coach Louie, paano naman kung ito nangyari? Marami na akong tao sa kabila, tapos dito, naglagay ako. Automatic ba magpa-parish yun? Ang sagot? Yes! Yes! Bakit? Lahat na may encode nyo dito, forever na yun nandyan at di na siya mabubura. Ibig sabihin, waiting to be paired yun. Maliwanag? Paparisa na lang. Kunwari may tao ka na dito, nagpasok ka na isa dito automatic, yung isa na yun, pa, pairing nyo. Maliwanag ba? Eh yung isang pinasok mo, nagpasok ng tatlo, edi pa, ganun. Maliwanag? Ibig sabihin, lahat yung kikitaan mo, maliwanag ba? Ganun po siya, kaganda. Okay? Coach Louie, paano naman kung medyo tamad ako?
Huwag na sabihin natin medyo, tamad ka talaga. For example, ha? O, nag-join ka, coach, may work kasi ako eh. Ipa-part-time ko lang yung TPC, pwede ba yun? Yes, parang kami dati part-time. Kunwari, unang buwan mo. First month, nung nag-join ka, kinausap mo lang dalawang tao. Tanong, dalawang tao, kaya hindi? Kaya. Kaya hindi? Kaya. Pag hindi kaya, huwag na mag-join ha. Baka ikamatay mo pa, ha? O, kunwari dalawang tao, kinausap mo para sa part-time mo. Ngayon, nag-join. Kumita ka ng 3-7, pwede na? Yes. Part-time 3-7, pwede? Yes. Yes, pwede. Eh ngayon, yung napasalan mo nung unang buwan, nahawa sa'yo. Tama din. First month nila, ginaya ka. Buwan, left, right lang din kinausap. Tama? Eh dahil under mo pa rin yan, kumita ka pa rin ng 7-4. Eh na-inspire sa katamaran nyo. Tinamad din sila. First month nila, yan, one left, one right lang din pinagagawa, so kumita ka ng 14-8. After 6 months, kalahating taon, 30 to 30 to lang yan, but you already earned 118,400. Tama? Pero syempre, hindi naman iinto yung panahon sa ika-anim na buwan. After, ayan ha, yan, after 1 year, after 12 months, and you have to understand that each and every month, lahat kayo, pa isa-isa na pinapasok, tamag style, pero ang total income mo, tamag style, 3, 9, 9. Yes, tamag style. Pero kung alam mo yayaman, tatama rin ka pa ba? Hindi. Di ba hindi na? Yes. Kasi pwede naman first month, 5-5, 10-10. Tama ba? Ganun po siya. Baka wala pong 1 year, millionaryo ka po dito. Yes. Tsaka take note, guys. Hindi naman namin kayo pagbebentahin ng kape-kape, gamot-gamot, sabon-sabon. Ano yung benta natin? No! Ikaw nalalapitan ng tao dito. Malawana? Yes. Like, what should do we? Paano po kung... Eh, di ba ito tamad style? Paano po kung mas tamad pa ako dyan? Assuming mas tamad ka pa dito, 50%. Magani 50% nito, almost 2 million pa rin. Tama? Oh, almost 2 million pa rin. Tamad ka pa sa tamad, but still millionaryo ka pa rin. Tama ba rin? Yes. Kumbaga, you have to work smart. Tama? Huwag ka puro work hard. Maliwanag ba? Ganun po siya. Ayan, Coach Louie. Paano namin malalaman kung kumikita kami at paano namin makukuha yung income namin? Guys, napaka-high-tech po natin. Siyempre, pag kayo po naging dealer, i-encode po namin yung info nyo at yung SIM card nyo. Tama? Ibig sabihin, connected po yung SIM card nyo sa system natin. Lahat ng income mo, kunwari yung direct referral, yung pairing, yung rewards, lahat po yung papasok nyo sa SIM card number mo. Walaanan? O ngayon, ang cut-off po natin daily. Kunwari, ngayong araw, kumita ka ng 10,000. Mamaya madaling araw, cut-off na po. Kunwari, 10,000 na yun, after mag-cut-off, pwede mo nang i-encash yun. Coach, paano ko siya ma-encash? Gato siya ma-encash? Pupunta ka lang ng cellphone mo, punta ka ng right message. Tatype mo lang doon, encash, space, 10,000. Kung meron na kayong bank details, inulunt na lang natin yung sa account mo kay TPC, automatic yung 10,000 kinabukasan na nasa bank account mo na. Wi-withdrawin mo na lang. Ganun po siya kaganda. Coach Louie, balangas ako magbenta ng load. Ayaw ko ng cash, gusto ko ng load wallet. Pwede ba yun? Ang itatype mo naman sa right message, convert, space, 10,000. 1 second lang, converted na yun into load wallet. Pwede mo na yung pambenta sa mga dealer at sa mga customers. Malawanan, ganun po siya kasimple. And siyempre, coach, so meron tayong, yun level, ito hindi lang, sa training na lang yan. So actually, ito yung good news na hinihintay nyo. Ang good news, medyo patapos na tayo. Di ba kanina ganito ang mga itsura nyo? Wala kayong ka-idea-idea, tama? Wala kayong kaalam-alam, tama ba? Ba't ngayon parang ganun pa rin? Wala pa rin kaya lang. So siyempre, before tayo maliwayo ko lang, itanong ko lang, yung negosyo po ba okay? Yes! Yung system po ba okay? Yes! Yung idea po ba okay? Yes! Kayo po ba okay? Yes! Hindi na kayo okay, ha? Pero syempre, hindi po lahat ng nakatan dito pwede pong mag-join. Bakit? Ang ultimate question natin, qualified ka ba? Nasimula yung negosyo, tama? Eh sa pag-apply nga, di ba may qualification? So dito may ganun din po. Ano ba yung requirements, Coach Louie, para maging dealer kami or maging member kami? Number one, para maging part ka ng company, dahil negosyo ko, kailangan meron kang? Una. Number one, dapat meron kang? Time. Ano po? Time. Time. Sabihin nyo, time. Time. Bakit? Hindi po agad pera kailangan namin dito. We're not after your money. Maliwanag ba? Mas importante sa amin na may oras ka. Bakit kailangan ng time? Hindi kailangan full time, ha? Kahit part time lang. Bakit kailangan ng time? Siyempre, kakausap tayo ng tao. Magti-training ka. Magbibuild tayo ng grupo, tama? So dapat meron kang time, kahit part-time lang, malaking bagay na yon. Sabi nga nila, if you want to gain time, you have to spend time. Maliwanag? So ganun po siya. Pangalawa, kailangan merong? Dapat merong?
Effort. Ano yan? Kumbaga, gagalaw, hahataw. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na, sali ka, wala kang gagawin, yayaman tayo. Wala pong ganon, at nakakatakot po yung ganon. Yung papasali ka, wala kang gagawin, pero yayaman ka. Isipin mo na lang, eh, walang ginagawa, walang ginagawa, walang ginagawa, walang ginagawa, walang ginagawa. Walang... Paano kayo gumigita lang? Wala nang ba? Dito ang good news, meron po tayong gagawin, pero group effort. Maliwanag ba? Yes. Ibig sabihin, pag tutulong-tulungan natin, pag nag-join kayo, tutulungan ka namin. Pag hindi kayo nag-join, pag tutulungan namin kayo. Ayan. So anyway, again, at syempre, pangatlong requirements na importante rin, dapat meron ka rin? Cellphone. Bakit? Kasi po napakahirap kong mag-loading kapag walang. Paano yun? Utak-utak lang, maaari po. Ay, maaari po, masok na ang bills pa ng loading. So, hindi kailangan high-tech, ha? Kahit basic lang, basta may signal, tsaka napipindot, pwede na po yun. Maliwanag? Yeah. Ngayon po siya. At higit sa lahat, para kumita ka na, magpairing-pairing ka na, magka-rebates ka na, dapat meron kang tinatawag na starting capital. Kasi hindi ka makapag-start hanggat wala kang starting. Magkano ba starting natin, Coach Louie? Siyempre, kung mayaman ka, Senyora ka, Doña ka, Madam, marami kang ganap, di ba? Mayora ka, pwede ka maging city stockist. Buong syudad under mo. Tama, ikaw lang yung pwedeng mag-city stockist sa sangera. Malawanag ba? Ganun siya. Dapat may opisina to. Ha? Eh, malinig. Kung gusto mo naman, ayaw mo ng syudad, masyadong malaki. Coach, gusto ko rin mag-franchise, pero ano, gusto ko lang mga kapitbahay namin, kooperatiba to, The Association Federation, Malapon. Pwede ka maging mobile staffist naman, di ba? Coach, wala po akong ganyang ano. Gusto ko lang yung mga kagaya nyo. Dealer member lang. Pwede ka maging